Hi vlogs. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Ayan po, wala pa yung taxi mo kaibigan. Dito lang ako sa baba. Ayan po mga kaibigan, hi vlogs po. What's up mga kaibigan? Good morning po sa inyo lahat. Oh. Sana masaya ang araw ninyo. Ayan. So ngayon, may pupuntahan tayo mga kaibigan natin. Dadalawin natin sila. Ah, samahan niyo ako. Tara, let's go! Po mga kaibigan, walang katatao dito ngayon. Wala tayo dito. Ayan, muna tayo pupuntahan dito. Sana bukas siya. Ayan sa Timila. Yung mga pinakamasarap na ulam niya dito. Ulo daw, ay pareho naman pala itong ulo. Ito, oh. Ito. Oh, yan. Sige, pwede din. Pasin mga ulo-ulo naman yan. Ulo-ulo. Magsimbagol na yan. Sisimba ka, te? Sisimba ka? Wish kayo dyan, pampasexy. Ayun, no? Sexy, sexy. Ayun, ganda. Siksik yung nag-model. Tayo dalawa mag-model. Maniwala kaya ang customer. Ipa-close up. Ayan, close up yan. Ano ba, yan, no? Oh. Wow. Ay, parang ano naman yan, Thailand ba yan? Oo, Thailand milk ko yan. Wow. Pang diet yan? Ayan nga pa. Yan po nga pala mga kaibigan, si Joanna. Sa shop po yan. Sumapa ka sa shop. Chate, mag-yosip pa ako, nag-relax ako at pag kumayod na ako, oo, yung kakanin. Ano ayan pala si Madam Joanna, kung sino kayong, kung gusto niyo bumili ng mga Philippine product. Ay, yun na pala. Oo, tapos Philippine sa product, kanin. Yan. So, mga nakakilala sa kanya. Baka may gusto bumili. Wow. May maka-afford kaya. Oo nga. Ba? Hindi tayo mamahalin pa eh. Malungkot pa eh. Demila, oh. Yan, bayad ko. Pasok tayo mga kaibigan. Maganda dito guys. Ayun mga kaibigan. Marami silang mga parang mga ay, binibenta pala to. Ayan, ito pala si Thelma. Oh, tatanungin natin siya kung ano, interview natin siya kung ano yung naging buhay niya sa Korea. Ma'am Thelma, kumusta po kayo? Okay lang. Okay lang. Kumusta po yung buhay niya dito sa Korea? Buhay sa Korea, super okay naman. Okay naman. Mabait naman yung asawa ko. Okay. So may anak na po kayo ng asawa niyo? Apo, may dalawa wow. Ko na. Malaki at saka babae. Tapos, wow. 20 years old and 18 years old. So madalas po kayo umuwi ng Pilipinas? Hindi. Nung last po umuwi ay noong 2019. Oh, wow, tagal na pala, no? Okay, balita ko kasi ano daw po kayo yung president doon sa St. Clarice ng Migrant Center. Kumusta po yung mga kababayan natin na mga Pilipino? Okay naman sila doon. Kaya lang, parang kung i-compare ko sa
Vietnamese, you know, before my roaming Vietnamese na pari doon. Actually, he's from the Philippines also. Ah, and so okay. That priest stayed in the Philippines for 10 years. Wow. And then she, wow. Yeah, she moved here in Korea. And at that time, there were so many members. Oh, yeah, wow. Vietnamese members. Yeah. Yeah, so marami na yung members ng Saint Clarit doon. Okay. Pero nagkataon na kasi yung pari parang nahihirapan sa Korean language, so nag-give up. Ah, talaga? Kaya bumalik lang sa sariling bansa sa Vietnam. Ah, okay. So, maraming salamat po, Ma'am Thelma, sa iyong kunting sharing dito sa ating mga kababayan. Okay, ito naman po si Ma'am Jen. Matagal na rin dito sa Korea. Tapos, isa po siyang teacher dito sa Korea. Tatanungin natin siya kung ano po yung experience niya dito sa Korea at saka yung experience niya sa pagtuturo. So, Ma'am Jen, kumusta po kayo? Hi, okay lang. Okay lang? I'm good. Okay, kumusta po yung buhay niyo dito sa Korea? Okay lang. Okay lang? Okay lang. Balita. So, yun nga po yung narinig ko na information isa daw po kayong teacher dito sa South Korea? Yes. Marami. Like, nagtuturo ako sa isang like under government sa isang parang munisipyo sa akin pa munisipyo. Mm. Tapos yung tinuturuan ko like a kind of like class conversation. Mm. Yung mga matatanda like mga retired people. Tapos pagkahapon parang may racket ako. Wow. Yung mga racket sa academy. Ganun. Tapos depende. Meron din akong parang tinuturuan ng mga disabled. Ah, okay. So, in terms po sa pagtuturo, hindi po ba kayo nahirapan? Nahihirapan kasi hindi ka lang kasi nagpo-focus sa klase mo. Nagpo-focus ka rin sa mga tao. Kasi every person, like your, mga iba-ibang mga ugali, no? Personality. O tapos, yung isang grupo pa kasi mga matatanda na. So, okay. I-adjust din sa mga okay. Paano niyo po i-handle yung pagtuturo at sa pamilya niyo? Actually, nahihirap. Kasi yung asawa ko kasi is very strict, no? Tapos yung parang may agreement kami na kailangan yung dinner. Kailangan na ang dinner talaga luto ako. Wow! So, yung curfew ko is parang mas early pa ko sa Cinderella. Wow! Alas 7, nasa bahay na ako, magluto na ako ng dinner, ganun. Pero may kaibahan na kasi yung mga anak ko ngayon, malalaki na. Ah, okay. Nasa university na sila. Okay. Maraming salamat, Ma'am Jen. Yan. So, kasama natin siya ngayon. Okay. Thank you so much. Thank you.